a life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Ah, good morning. Okay, so ano oras na ba? Alas 8 na ata eh. Nagke-crave kasi ako ng pares. Kaya lalabas ako, kakain lang ako ng pares. Ha! Nako po, ito na naman po tayo. Naalala ko yung last time dito eh. Talaga ako nagkasya. Ah. Kasya naman yata ako. Yun oh. Ay puta, tumama yan. Ayan. Nalabas ko muna. Tsaka natin painitin. Lamig naman ako na, 27 degrees. So, painitin muna natin siya. Tapos, sibat tayo. Ano, NK? 4. Magandang araw mga kaibigan. So, this is me again. This is 10th Street. So, dapat hindi naman talaga ako lalabas ngayon eh. Nag-crave lang talaga ako ng pares. Kasi, meron akong kagrupo sa aking club sa Airblade, yung ARCPI. Blinag ko na yun dati. Meron akong kagrupo doon na may-ari siya ng isang maliit na paresan lang naman. Pero sulit. Sulit yung presyo guys. Tsaka di ka magsisisi. Yan. Alas 8 na. Di pa ako makain. Meron pa akong gagawing importante mamaya. Pero habang papunta tayo doon, magkikwentuhan muna tayo. Kasi di ba nga, this is my very first big bike. This is the NK400. Yan, isa po siyang China bike na gawa ni CF Moto. Pero siya po ay 400cc. Bago natin simula ang kwentuhan, pasok muna natin yung intro natin. Pasok in 3, 2, 1. Let's go! Kung pwede ba para sa mga beginners itong NK400. Ayan. Kasi nakikita ko maraming nagkakagusto dito eh, para sa kanilang unang big bike. Gusto ko lang siyang pag-usapan kasi para sa akin, pag beginner ka sa big bike kagaya ko, may mga pros and cons yan. Lalo na dito sa NK400. May mga nagsasabi iba na gusto nila NK400 kasi pwede daw sa beginner, ganon. Pero para sa akin kasi, medyo alanganin yung sagot ko kung pwede pa to sa beginner, no? Well, ako, beginner lang naman ako sa big bike, pero ito yung napili ko because of the budget. Kasi ang thinking ko kasi, sa una kong big bike, gusto ko sana yung medyo mura lang kasi syempre bago lang ako, so kapag na semplang-semplang ko o pag kunwari na gas-gas-gasan, ganun, hindi ako masyadong magsisi. Kasi syempre, mura lang siya, tapos walk sa budget. Sa pagkakaalam ko guys, itong NK400 is yung 2021 version ba yun, is nagkakahalaga ng
219 plus 219,800 yata yung exact price. Dito na iba, na abot ka na sa mga 250,000, 270,000 para lang magkaroon ng expressway legal na bike. Ayun. Meron ding ano eh, mga 400cc na actually below 200,000 pa nga. Nakita ko parang yung Motorstar ba 'yon. Pero naisip ko kasi carbureted type kasi 'yan eh. So medyo ano, malakas sa gasolina. Etong si NK400 talaga is yung pinaka-swak, pinakamurang expressway legal motorcycle na fuel injected na. So far naman no, sa paggamit ko nito, nakikita ko na tipid naman siya sa gasolina. Parang hindi naman siya ganun kalakas. Wala pa akong data na exact kung ilan talaga yung fuel consumption ni NK400, no? Siguro sa susunod na lang kapag medyo nagamay-gamay ko na talaga. Pero yun nga no, kasi hindi naman sa lahat ng oras eh dapat budget yung isipin mo. Kasi syempre isipin mo rin kung kaya mo bang panindigan. Oh, bakit ko nasabi yun? Kasi itong NK400 po eh sobrang bigat. So number one yung weight si NK400 po kasi ay may taglay na bigat na 206 kilograms. Okay, wala pong hindi po biro 'yon, yung 206 kilograms. Kala mo may bitbit kang halos dalawang motor na 'yon eh. So, hindi po biro ang kanyang weight. And also, hindi rin po biro ang kanyang height kasi kung di po nagkakamali, ang seat height nito is 815 millimeters as per manual. Eh, medyo mataas po yun. Ako kasi, I am 5'6 in height. 5'6 na po ako at ako ay tiptoe na. Kung kayo ay minalas-malas at medyo may kaliitan ka, medyo mahirapan ka talaga. Kung medyo maliit-liit ka at medyo payat ka, siguraduhin mo kung kukuha ka nito, kaya mo talagang panindigan at mag-ready ka na lang siguro ng mga crash guard, ganun. Tapos, lagi ka dapat may safety gears para if ever na matumba mo or sumemplang ka, kaya mo pa rin. So, nandito na tayo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyong Parisan. So, kainan ni Cheboy. Yan, Goto Paris Mami. So, siya po ay kagrupo ko sa, ARCPI. Okay, so siguro mamaya ako na lang itutuloy yung kwento ko, no? Tayo ay kakain muna kasi sabi ko nga sa inyo, nagkikrib ako ng Paris, eh. Mamaya na lang ulit. And so, nandito na tayo sa Parisan ni Boss Jong, oh. Ay, tawag sa inyo. Yan, ah. Nakala nyo, ganyan lang yan, pero sulit na sulit. Ito yung order namin. Ito yung order namin. Dated, sabaw. Maka pala si Vince. Vince, shoutout ka naman. Ayan, si Boss. Ayan, si Boss Jong, oh. Ayan. Siya may-ari nung Parisan. So, kakain muna tayo kasi nag-crib ako bigla ng pares eh. Kain na! Yan o. Litid! Thank you! Ano, pagsisipain ko na ba? Pwede ba yan si Boss Jong o? Yan, ay magpakita. Busy kasi pag mga gantong oras, maraming kumakain. Ubus agad, so pa isang order. Order pa ako, di ko napigilan eh. Pares naman, pares. Yung maraming restaurant.
resort eh, swimming pool. Hot spray. Dual contact yan. Mountain Dew. Hindi ko napigilan, nakapag soft drinks tayo. Tapos na. Busog. Vince, nabusog ka ba? Busog, salt. Salt. Bago yun natin yung bagong sarap dito. Meron naman ano? Sulit na sulit yung pagkain, tapos mura pa. Papahinga lang ako, tapos sibat na agad. A few moments later. Yun. So, yun na, no? So, yun yung person nila, Boss Jong. Ayan, so, admin siya sa ARCPI Team Manila. So, yun. Sulit na sulit yung pagkain, mga pards. Jong, siya yung admin ng ARCPI Manila, no? So, kung nandito kayo sa Sampaloc area, try yung bisitahin yung pares nila. Ayan, kung ginugutom kayo at nandito kayo sa area, ayan, bisitahin nyo sila. Sobrang sulit ng pagkain, di kayo magsisisi. So, nasa na ba ako kanina? Yun, so yun nga. Na-explain ko kanina yung ano, no, yung weight and height ni NK400, no? Kasi hindi talaga biro. Itong handlebar kasi na to, kapag natodo mo yan na ganun, o kapag natodo mo yan ng pa kanan o pa kaliwa, eh mawawala na yung parang center of balance niya. Parang mapupunta na kung saan mo siya pinihit, no? So, malaki ang posibilidad na kapag nagkamali ka talaga, eh, sesemplang ka. Hindi ka sasantuhin na ito. So, yung susunod naman na masasabi ko is about sa kanyang clutch, no? Sobrang nakakangawit, nakakangalay. Lalo na pag, kunwari, pasmado ka. Idagdag mo pa yung vibration. Tapos malalim pa yung friction point niya, yung bite point, bago kumagat yung, ano, ayan, no, yung primera. So, kailangan mo talaga ng puwersa para pigain siya na gano'n, no? Kaya, recommended ko, kapag kukuha kayo nito, is lagi kayo mag-gloves. Kahit saan kayo pupunta, dapat lagi kayo mayroong suot na gloves. Kasi kung hindi, kalyo ang abot nyo. Lalo na pag kunwari, naipit ka sa traffic, at slow moving kayo. Siyempre, ang tendency mo, piga ka ng piga sa clutch, di ba? Kasi kinokontrol mo yung motor. Ayun, eh, doon ka na kawawa. Hindi naman sa nananakot ako, no? Para hindi kayo, huwag kayo kumuha nito. Pero, sinasabi ko lang ang aking mga experiences while using this motorcycle. Ayun, so, feeling ko yun lang naman ang mga cons ko kung bakit parang hindi siya recommended for beginner. So ngayon, ang sasabihin ko naman is kung bakit nire-recommend ko siya for beginner. Oh, ang gulo, di ba? Kanina, kung bakit hindi ko siya nire-recommend. Ngayon, kung bakit ko naman siya nire-recommend. Ang gulo ko kausap eh, no? So pinakauna, ang napansin ko sa kanya is yung kanyang power is medyo mabait. What do I mean na medyo mabait, no? Sinasabi ko bang mahina si NK400? Hindi. Hindi ko po sinasabing mahina si NK400. Ang sinasabi ko lang po is parang you have the control. Makokontrol mo yung power na ibibigay ni NK400. Kasi parang hindi siya, parang hindi siya like other bikes na pag pinigam mo talaga ay sisibat ka. Hindi. Parang safe siya for beginners kasi para ka lang humawak ng any underbone, pero syempre mas malakas siya. Pero tulad nga ng sabi ko eh, parang mas kalmado siya, yun. Hindi siya parang gigil. Yun, ibibigay niya yung power na hinahanap mo, pero not in a very aggressive way. Yun. So, nasa sa'yo na yun, makokontrol mo yung pagtimpla.
dito sa throttle tsaka sa yung mga gears. Yan. So, mabait siya, no? Ang masasabi ko lang, mabait siya for beginners. Again, hindi ko sinasabing mahina si NK400, ah. Maganda po ang torque ni NK400. Malakas po ang hatak. Pero tulad nga ng sabi ko, nasa pagtimplan nyo yan ng throttle. Ang susunod ko naman na masasabi kung bakit recommended ko siya is matipid po siya sa gas. Ayan. So, tulad nga ng sabi ko kanina, wala pa akong actual data kung ilan ang kilometers per liter niya. Pero, spacing lang sa napapansin ko so far, matipid po siya. Matipid. Parang malayo na yung narating ko, halos wala pang bawas yung bars ko, no? Okay, ang susunod naman na pag-uusapan natin kung bakit recommended ko siya is, syempre, yung presyo niya. Tulad nga ng sabi ko, si NK400 po ang pinakamura na fuel-injected 400cc na expressway legal na motorsiklo dito sa Pilipinas. So, kung ang mindset mo is katulad ko, na kukuha muna ng mura para pag-practisan, is yun. Ito yung nare-recommend ko. Tapos halos basic lang naman yung kailangan mong malaman sa kanya, eh. Ganun din naman siya. Para ka lang nag-ride ng underbone na medyo mabigat. Mabigat talaga pala, hindi medyo mabigat. Okay, next naman, kung bakit nare-recommend ko siya is dahil po sa preno niya. Okay, ang preno po ni NK400, ang brand po ng preno ni NK400 is J-Juan. Ayan, so kilala po ang J-Juan sa paggagawa ng quality brakes, yun. Tapos maganda po ang ABS ni NK400, no? Talagang kumakagat. Lalo na pag sudden braking, na ano ko na po yan, naranasan ko na yan. Papalag yung levers mo, mararamdaman mo papalag yung levers mo, eh. Mararamdaman mo talaga ano, kumakagat yung ABS niya. So okay siya sa beginner kasi alam mo kahit na mabigat siya, eh ililigtas ka ng mga preno nito. Kasi harap likod to may ABS, eh. Yun nga. So yun lang naman siguro, no. Pero ang masasabi ko lang sa huli, is pag kumuha kayo ng NK400, is talagang hindi kayo magsisisi. Hindi niya kayo ipapahiya. Promise yan. Kasi ako sa sandaling panahon pa lang na ginagamit ko sa NK400, alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili ng motor na to. Siyempre, nandun yung power, nandun yung looks, nandun yung sound. Parang nandito na naman lahat. Mabigat lang talaga, tsaka matigas yung clutch, no? This motorcycle will give you what you need. Kasi, una sa lahat, expressway legal, yun. Yun naman lahat ng pangarap nating mga rider, di ba? Ang makapag-drive sa expressway. So again, no, kung nagkikrave kayo ng Pares, try nyong bisitahin yung Paresan ni Boss Jong, yung pinuntahan ko kanina. Ayan. And also, for your helmet needs, ayan, like our page, Fast Lane Gears and Things. Ayan, makikita nyo yan sa Facebook. Meron tayong Spider LS2 NHK SEC. Meron po tayong stocks on hand. PM nyo lang po sila sa Facebook. Ayan. Below SRP po ang mga helmet dyan. PM nyo lang po sila for more information and discounts. Ayan. Dito ko natatapusin yung video, no. Sana marami kayong natutunan sa akin. Kung gusto nyo man kumuha ng NK400, at lalo na kung beginner kayo. Ayun, so if you like this video, leave a like, comment, and subscribe to my channel. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag meron akong bagong upload. Okay, so yun lang naman, oh. So more vlogs with NK400.
see you guys again next time. Babush!